narito ang nag-iisang kabayan. Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Magandang umaga, bayan! Araw po ng Webes, September 5, 2024. Bibilang na kagad ng Pasko. Eh sa Brazil, ang gusto ng presidente, October, Pasko na. O iniiba nila ang Pasko doon, si President Maduro. Ang Venezuela ba yun, di ba Brazil? Venezuela, hindi Brazil. Ang gusto nila presidente ay October pa lamang, Pasko na. Ang nakikita ho ninyo ay ang mabagal na takbo ng trapiko sa Commonwealth Avenue. As usual. Nagkana rin ho kaming tumanggap ng inyong mga Viber sa ating teleradio servisyo, Viber number 0919-278-3000 at sa ating kabayan, Viber number 0898-007-5296. Boy, masabi ko mga pala, marami ngayon traffic enforcer sa Commonwealth Avenue. Kaya lang, nakatindig lang. Hindi malamang pinakikialaman yung daloy ng traffic ko. Yung isa naman ay nagte-text. Naku po. Combination ho ng local traffic ng Quezon City, pero ang walang humahatak ng traffic doon ho sa tumbok ng Quezon Avenue at ng Quezon City Memorial Circle o Quezon Memorial Circle. Walang humahatak dati. Andun yung local traffic enforcer ng Quezon City. Ngayon, wala po ni isa. Wala po. May dalawa pang traffic enforcer sa kanto ng Tandang Sora at saka Commonwealth Avenue. Ay wala naman doon ang traffic. Wala. Naghihintay sila ng ano. Ewan ko kung anong kanilang hinihintay doon sa kanto na yon. Ha? Bali ang pwesto ho nila. Chairman Artes. Wala yata hong nakikialam sa pwesto ng mga kung saan dapat sila pumesto. Itong mga traffic enforcer. Wala din ho mahatak sa may kanto ng Visayas Avenue at Commonwealth Avenue. Ang dami-dami nila. Okay, kuha muna tayo ng update sa mga kaanak ng 18 taong gulang na nasawi sa sunog na sumiklab noong Lunes sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Alamin natin ang pagbabalita at pagsaservisyo mula sa Quezon City ni Steve Ras. Good morning, Steve! Good morning, kabayan. Isinilalim na sa autopsy ang mga 18 taong gulang na lalaki na nasawi sa sunog na sumiklab nitong Lunes ng umaga sa residential area sa Scout Limbaga, Barangay Secret Park, Quezon City. Kinilala ang biktima na si Yuri, grade 11 student at nag-iisang anak lamang. Ayon sa kaanak ng biktima, nasa apartment lang ang biktima nang mangyari ang sunog at hindi ito pumasok sa eskwela ng araw na yon. Nagkataon kasi suspindido ang pasok dahil sa bagyong Enteng. Kabayan, ayon sa kaanak ng biktima, tanggap nila yung nangyari sa kanilang pamangkin. Pero ang inireklaman lang ngayon, ang umunoy kakulangan ng pagresponde ng mga tauhan ng BFP sa biktima nang mangyari ang sunog. Makakausap natin ngayon live ang kaanak ng biktima na si Fatima De Vera. Good morning po, sir. Una po siguro, nakikiramay po kami sa pagkawala po ni Yuri po, no? Sir, ipaliwanag niyo po sa amin, ano po yung sabi sa inyo ng BFP after the incident? Ano po yung napag-usapan ninyo? Actually, gaya nga ng sabi ko sa iyo, tanggap namin ang nangyari. Out of curiosity, inausap ko yung BFP na team lead nila, si John Edward. Sabi ko sa kanya, sir, pag ganitong scenario, ano ang protocol niyo? So sinabi niya na apunahin na apoy, usok. So sabi ko, in-interrupt ko na siya, let's cut the story short. Sige, napula ang apoy, napula ang usok. Nakita mo, may nakadabang katawan na hindi naman sunog. Ano ang gagawin mo? Ang sagot niya is hindi nila gagalawin yung katawan, kundi antayin ng investigador. Sabi niya ganun, hindi mo man lang gagawin ng i-revive or i-check. Sabi niya hindi daw, hindi nila gagalawin ng katawan, kundi ang investigador. Sabi ko sa kanya, sige, pagbibigyan kita dyan, dumating ang investigador. Inausap ko rin yung investigador doon, hindi ko na kuha yung pangalan.
sabi niya hindi rin nila gagalawin ang katawan. So naniniwala ako doon na may kapabayaan sila, may kakulangan. Kasi ni napulang apoy within 30 minutes, wala man lang ambulansya. At hindi, for me, hindi sila authorized mag-declare na patay yung tao. Sir, in the first place po, alam po nilang may natrap sa loob? Yes, nakita nila. Ano po yung ginawa nila? Wala. Inantay ang investigador. And then the Steve, PFP, Steve. Yes, kapabayan. Pwede magtanong kay ano? Tripod, go po. Apo. Gaano katagal ho bago dumating ang investigador? Dumating siya mga 10:30 na. 10:30? Sa past 10 po. Oo. 10:30. Pakibigay mo yung mic sa kanya, ano, hindi masyado marinig. Mga 10:30 na, ilang minuto after na makita niyong merong nakadapa doon? Napula yung apoy is 9:30, nakita na nila na may tao doon. And then si John Edwards ay nag-declare na patay na yung tao. Anong oras yun? So 1 hour, ang pagitan nung sa investigador na dumating. Okay. Anong nangyari ho doon sa bata after that? Patay na po kasi hindi rin naman nila kami pinayagan na pumasok para kuhanin yung katawan. Kasi para sa amin is gusto sana namin i-check, i-revive, or kung kailangan dalhin sa ospital is yun ang gagawin namin, pero hindi kami pinayagan. Yun daw ang protocol nila, huwag muna galawin yung katawan. Opo, pero yun ang sabi ni John Edward. Alam mo ba ni John Edward kung patay na o hindi pa yung bata? Actually po, sir, siya ang nagsabi na patay na yung bata. Yun. Kaya siguro hindi nila pwedeng galawin na, patay na kasi. Oh. Pero kabayan, hindi sunog ang bata. Uy. So, pare, walang sunog. So paano mo sasabihin na patay na yung bata? Kung suffocation lang yun, kabayan, naniniwala ako na kaya i-revive. Oh, so wala akong gumawa ng first aid sa bata? Wala po. Wala rin ambulansya. Ito ko nga po kabayan, 10:30, tumawag din po ako sa 911. Oh. Hindi ko na po ipangalan ng babae. Sabi ko, kailangan ko na ambulansya. At least ma-first aid man lang yung batang possible na namatay sa suffocation. Wala rin po dumating. Nangako ba sila na may darating na ambulansya, ang 911? Yes po. Yes po. Sabi, magpapadala po. Wala naman dumating? Wala rin po dumating, kabayan. Even after hours, wala pa rin dumating? Wala po. Ang dumating na lang po, 2:30, ang St. Peter para kuhanin ang bangkay. Ay, sus, Mario Josef. Yun ang ano, yes po, sa punerarya na. Yes po. So, wala din... Walang naging silbi ang 911 na nangako sa inyo ng ambulansya na hindi naman dumating. Wala po. Nako, ayun. Sa isang magulang, hindi ko kayo masisisi ho. Ilang taon na ho ng anak nyo? Pamangkin ko po siya. 18 po. Ilan no? 18. 18. Paano ho siya namatay? Anong nangyari sa kanya? Nakadapa po siya. Parang nakaluhod po sa may higaan kasi trap na po siya eh. Oh. Walang malalabasan. Bakit po mo walang malalabasan? Gawa nung yung apoy po, nagsimula kung saan yung kwarto na nandoon yung fire exit. Sa kabilang kwarto, wala na pong fire exit. Yun. Ang apoy nandoon sa may fire exit, kaya wala na siyang madaanan. Yes po. Ano ba siya? Estudyante ho? Estudyante po ng Ateneo. Wow! Ateneo pa. Anong year na ho niya? Grade 11 po. Grade 11. Okay. So kayo ba ho magpapal ng formal complaint sa nangyari? Gagawin ko po yan, kabayan, pagkatapos ng burol ng pamanggil ko. For the meantime, gusto ko peace muna kami. Po, po. Ayusin ko after this. Then, kabayan, kailangan ko yung tulong nyo. Tutukan nyo kami dito. Opo. Naniniwala po ako may pagkukulang ang BFP. Ay, base sa kwento nyo, may pagkukulang nga. Pati na ho ang 911. So kung kayo ay may formal na reklamo po, ipaalam lamang ho ninyo sa amin, ha? Yan si Steve, kay Steve. Ha? Opo. Okay. Maraming salamat po at kami po ay nakikiramay sa pagkamatay ng inyong pamangkin. Salamat po. Maraming salamat, kabayan. Yun lang, kabayan, sa ngayon, binubuhan natin yung panig ng PFP at para malaman nga kung totoong may kapabayan na kabayan. Okay. Maraming salamat si Steve Ras mula sa Quezon City. 15 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Sunod natin no kaagad si Undersecretary Gilbert Cruz, Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. USEC, magandang umaga po. Salamat po.
Good morning po, kabayan. Sa mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam mo ninyo, kahapon, kagabi, iisang reaksyon namin dito sa mga angkor ng TV Patrol at maging ngayong umaga, iisang reaksyon nila nung makita po sa dyaryo ang mukha ni Alice Go at saka yung Alice Go before na siya ay mawala sa Pilipinas. Parang magkaiba po. Meron ba sagot dito? Kinonfirm naman po na si Alice Go po yan, okay. Yung nandoon. Ang tingin ko lang ho, ang nangyari ho, parang nagtanggal ho siya ng salamin. Nagpagupit, yeah. Tapos, nagpagupit siya. Opo, tapos nagbago siya nung hindi ho ba pag politiko ka, may madalas kang sinusot siya ngayon, parang tinanggal niya ho yun eh. So, nagbago talaga yung itsura. At saka wala na siyang make-up. Opo, wala na po siyang make-up. You know, malaking bagay ho yung mga tinanggal niya na yun. O, kaya yung make-up. Nagbago yung itsura. Napansin lang ho namin, mas malaki ang mata ngayon. Oo, yun nga ho eh. Okay. Ay, alam ba ninyo kung nasaan siya ngayon sa Indonesia? Alam ko po, hawak pa rin po siya ng Indonesian authorities. Inaayos na lang po yung documentation niya as to kung siya po ba ay matutuloy na i-turn over dito sa ating immigration na Philippine Immigration Authorities din po. Kayo ba may alam ho tungkol dito sa sinasabi po na kagabi pa lumabas na ito na isang Australian na wanted ng drug smuggling na isang capital offense sa Indonesia ang hinihiling naman ng Indonesian government na pabalikin din o dalhin sa pabalikin sa Indonesia itong Australian na ito? Ano na po yan eh, matagal na pong hinihingi sa atin ng Indonesian. Okay. Opo. Authorities yan kasi ho malaki ho yung ano ho yan, capital offense po yung ginawang atraso niya. Oh, death penalty yan sa Indonesia. Oo. Eh, naungkat na lang po yan ngayon kasi nga ho, gusto nila parang palit-ulo eh. pero wala naman hong confirmation na totoo nga ho yun. Lumabas lang po sa isang pahayagan o sa isang may matanggap na tekso ang ating mga reporter ang sinasabi parang galing sa Department of Justice pero afterwards ay dinilit din po pero kumalat na ho sa mga reporter. So sa pao ko, wala kayong kumpirmasyon kung hiniling na ng Indonesian government itong talagang Australian na wanted sa kanila. Wala naman po. Kagabi lang po, kausap ko po yung isa ho sa Indonesian dito po sa atin, sa embassy po. Okay. Wala naman po kami ng pag-usapan tungkol doon. Ang pinag-usapan lang po namin, yung mga Indonesian po, yung kay Alice Go ng pagkakahuli. And then, okay. Yung mga Indonesian po na na-rescue namin doon po sa Lapu-Lapu, Cebu. Doon po sa ginawang raid ng Pogo. Di ba nag-request yun, Indonesian government? Opo. Oo, nagpapasalamat nga po sila sa atin doon po sa ginawa nating pagtulong sa kanila. Oo. So, dahil marami pong Indonesian ang na-rescue doon. Opo. Wala hong kumpirmasyon kung totoo itong hinihingi ng Indonesian government ang parang palit-ulo yung isang Australia naman na wanted for drug smuggling, isang capital offense doon sa Indonesia. Walang kumpirmasyon sa inyo? Oo, wala po. Di po kami nag-usap tungkol doon. Sa ngayon, ewan ko lang ho ngayong araw na ito. Okay. So, sa pagkakahuli po kay Alice Go, ay sino pa ho ang dapat ay hawak-hawak natin ngayon, maliban sa kanya? Yung isa hong importante para sa akin, kabayan, yung Duaren Wu. Yung kasama niya po sa picture na tumutulong po sa si kanya. Si Warren? Opo, yung ito lalaki ba yung po. Boyfriend ni Cassandra Ong? Hindi po yan. Ayan po yung parang pinaka-boss nila eh. Wu? Yan ho yung, opo. Si Mr. Wu? Opo. Ito yung binabanggit lagi ng mga resource person. Na Mr. Wu na siyang parang nagbibigay sa kanila ng instruction, di po ba? Opo, yun po ang gusto kong makuha eh. Tingin ko. At saka hindi lang naman ho ako ang tayo ang interesado doon basta even yung international authorities po. Ganun ba? Interesado po siya dahil malaki ho yung participation nito at yung involvement nito sa money laundering hindi lang ho dito sa atin but sa buong mundo po. Opo, hindi ho ito yung sa
sa iba pang Asian countries? Ito yan na po yun. Yung ba yung sa Singapore? Kasama po rin yan. Yan po yung nasa Singapore ngayon na nagtatago din po yan. Nasa Singapore? Ay, hindi ba wanted sa... Meron po silang kasama sa Singapore. At yan, kasayang si Duaren Wu po. Isa ho yan sa, isa sa hinahanap po natin yan. Na malaki po yung participasyon sa... Hindi ba siya hinahanap sa Singapore doon? Hindi ba siya wanted doon? Hindi na. Ano po? Hindi po. Meron po tayong mga nahuli na po sa Singapore. Yun nga ho, yung sinasabi sa Singapore na involved po sa pinakamalaking money laundering scandal sa Singapore po. Nahuli na po yun. Pero galing po sa atin yun. Yun po yung mga isa sa nagpapatakbo ng mga paguhan dyan sa Pora. Ay, nasa na ho ngayon yun? Alam ko ho, nasa Singapore pa. Singapore na? Okay. Okay. Sa pangyaring ito, mga kailan ho may babalik si sa Pilipinas si Alice Go? Tingnan ko lang ho siguro anytime ho within the week or kung ipe-permit ho ng panahon, sama pa rin ho ng panahon. Kaya nga umulan pa. Pero bakit ho doon sila nagtatakbuhan sa Indonesia? Kasi doon din nahuli si Sheila Go. Unang-una, hindi naman ho sila nagbibigay ng parang wala hong visa-visa naman po doon. Ano? Pwede naman pong pumunta tayo, passport lang po ang pre-present natin doon. May mga passport naman po yan. Opo. So, tapos hindi naman po sila wanted doon. Tapos wala pa rin po silang, blue notice lang po naman ang ginamit nila dyan. Wala pa pong red notice. Pag red notice, so talagang arestado ang mangyayari dyan. Until... Pag blue notice, puro parang monitoring lang. Not unless po, kabayan, na nag-violate po sila ng immigration laws. Ano? Siguro kaya ho, yun so, parang yun ho yung initial violation. Kung magbabiolate sila ng immigration laws dun sa bansa na pinuntahan nila. Opo. Ito pong mga tao na ito ay bakit... kala ko po ay aalis sila ng Indonesia at pupunta sa China or sa ibang bansa? Ibang bansa pa sa Asia? Ang alam ko po, sa China, hindi na po sila makakapunta. Hindi na pwede. Doon. Okay. Opo. Iniisip ko na lang po, talagang tatalon-talon na lang po yan. Sa pwede hong mag-Indonesia, pwede ho silang mag-Hong Kong. Doon sa triangle? Basta, yun o, yung Golden Triangle, o, Cambodia, pwede po sila dyan. Oo. Opo. So bakit kaya nga ho, kabayan, mapapansin nyo, yung ibang mga hinahanap nating mga involved dito sa Pogo, minsan apat ang passport, lima yung passport. Wow. Opo. Itong si Alice Go, ilan ba ang passport niyan? Si Alice po, ang hawak niya lang po yung Philippine passport niya. Although dati po may Chinese passport yan. Ano? Tapos si Cassandra, ganun din po, Philippine passport din po. Okay. Tungkol naman ho dito, maiba ho ako, yung mga nahuli natin ho sa paguan sa Cebu. Aba, matagal na pala ho yun doon sa Tourist Garden Hotel. So may pananagutan din ito? Opo, matagal-tagal na rin po ito. At yun nga ho, noong August 31 po, kabayan, nahuli po natin yan. Oo. Ito po, joint rescue operation po ito na ginawa po ng NBI Region 7, ng PAOK, ng DOJ IACAT, ng AFP. Okay. Ang primary objective po kasi din namin dito, kabayan, is to rescue yung 8 Indonesian nationals na puwersahan pong nireklamo sa atin. Pinipilit na wag umalis. Kasi gusto na pong umalis nito mga to, kabayan, dahil nakakaranas na ng panggigipit, pananakot, even yung mga passports po nila hindi na ho binigay sa kanila. Opo. So successfully po, nung nag-operate kami, nakuha po namin yung 6 doon po sa 8 na nakapersahang iniipit po doon. Tapos po, napansin namin na marami pa ang foreign nationals doon. At mayroong mga computers, may mga SIM cards na ginagamit. Yung the usual po, kabayan, no, na ginagawa ng mga Pogo Hubs, illegal Pogo Hubs. So, ang ginawa po nung kasama namin yung Bureau of Immigration, at chinek na po nila yung 168
ng mga foreign nationals na turn out, wala. Ganon din ho ang ginagawa. Wala sa kanila yung mga passports nila. Okay. Tapos involved po sila ron sa scamming. Scam. Operation. Opo. Opo. So, yun ho, kabayan, yung nangyari dun sa Tourist Garden Hotel na yun. Pero interesado din ho kami, paanong nagtagal siya sa Tourist Garden Hotel nang hindi malang gumagawa ng aksyon itong Tourist Garden? Alam nilang illegal na ang pogo. Yun ho ang tinitignan namin, kabayan, eh. Baka itong Tourist Garden hotel na ito, pag-aari na ng, Chinese? Ng mga magpupogo. Opo, oo. Opo. Ah. Yun, opo. Parang tingin namin, parang ganun, kabayan. Kasi kung mapapansin mo, kabayan, ano po yun, parang nasa, ano kayo, nasa abroad kayo. Ah, ganun? Opo, Singapore inspired. Meron din po silang Merlion na malaki dun sa loob. Ah, iba so, na itsura niya. Oo, so parang parang ginawa ho siya para sa Pogo. Pogo talaga. Na kabayan. Oh. Kasi doon ho sa loob, kabayan, tatlo po yung Pogo scam areas. Eh. Mm. Oo, so tatlong lugar po eh. So ganun ho kalaki yung lugar. So wala na ho ibang tao doon kundi sila? Wala na mga turista, mga nag-check-in doon sa hotel? Wala na? Wala ho. Puro ano na ho yung puro Pogo workers na po yun. Oo. Eh, but anong gawa naman, ang trabaho naman ng mga Pilipino? Pilipino po, kadalasan po talaga, dito konting-konti ang Pilipino, kabayan eh. Meron po tayong nahuling mangilan-ngilan na Pilipino, pero hindi po sila talagang Pogo workers. Mga ano po sila, yung mga staff lang po. So, nirelease na rin po namin yung ibang staff na yon. At ang iniwan na lang po natin, yung isang Pilipino na involved po sa operation ng Pogo Hub. May nakuha po kasi tayong 16 na mga bosses po doon sa loob. Yung mga boss, dinimanda na po natin yun. Puro Chinese kasama po ito? Kasama na po doon yung... Opo, kasama na rin po yung isang Pilipino. Dinimanda po natin ng qualified trafficking. Opo. Okay. Ang balita po ay yung iba ditong nasa... sa Cebu na ito ay galing din sa Tarlac at Porac, Pampanga? Tama po. Yun po, nakakuha po tayo ng mga statement na gano'n. Na sila po ay, nung bago po kami mag-grade at natanggap mo, kasi po nakataka sila dahil nga ho may nag-hit nga po doon sa raid po natin sa Porac. Okay. Nung nag-leak po yung impormasyon, isang araw pa lang po nagtakbuhan itong mga boss. So talagang inabando na nila yung Porac. Mm-hmm. Tapos po, yun nga ho, nagtakbuhan sila sa Cebu. Okay. Ay marami pa ho ba itong kalintulad na ganito ang isasagawa ng PAOK? Marami pa rin marami po. Marami pa? Kasi yung iba naman po talagang nakikiramdam eh kung sila ho ay matutuluyan talaga. Takot lang naman po sila, kabayan, pag ganitong operation na nangyayari, yung natutuluyan po sila, yung kinukuha po yung mga workers, tapos sinasubject po natin yung mga properties nila at saka yung mga assets nila sa forfeiture. Doon po sila takot eh. Pero kung mga ordinaryong raid lang po, hindi po sila takot doon. Tuloy-tuloy pa rin po ang gagawin nilang operation sa bayan. Pero si Pangulong Marcos po, nagbabala na sa mga local government officials na matutuklasan na hindi gumawa ng aksyon o nagtatago pa sa mga Pogo. Eh, itong nangyari sa Cebu, kasama ba ito sa ganun ng kautusan ni Presidente? Opo, nag-usap po kami ni Executive Secretary Bersamin kahapon. At tinanong niya po sa akin kung ano po yung mga sitwasyon at kung nagkakaroon ba po ba sila yung mga local government natin at yung mga PNP natin ng compliance po sa directive ng ating Pangulo. Eh, sa nakita niya po, after po na masabi ko na may mga nahuhuli pa po tayo in full operation, na mga Pogo Hub, sabi niya, parang hindi na sinusundan at sinusunod yung sinabi ng ating Pangulo na ipaban na yung mga Pogo na yan. Okay. Maraming salamat po, Yusek, at magandang umaga po. Thank you rin po, kabayan. At magandang umaga po. Thank you. Good morning. Si Yusek Gilbert Cruz, ang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Oras ho natin, kabayan. Alas 8:30 ng umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
Ang ating Zoomer ngayong umaga po ay si Congresswoman Gervel Luistro ng 2nd District ng Batangas at Vice Chairperson ng House Committee on Public Accounts. Congresswoman, magandang umaga po! Magandang umaga po, kabayan, at sa lahat po ng ating listeners and viewers. Ay, congratulations din po dyan sa Quad Committee, lalo na sa inyo. Sinusubaybayan ko yung mga pagtatanong ninyo. Aba, ay talaga namang hindi makakalusot. Okay, pag-usapan nun natin si Cassandra Ong, Congresswoman. Ito yung frustration namin, kabayan, no? Kasi yung sinundang hearing, she expressed her commitment to execute a waiver. Oh. Waiver ng bank secrecy law. Okay. Na magbibigay sana ng pagkakataon sa Quadcom na makita lahat ng bank transactions, no? Opo. Kaya lang kahapon, official niyang binago itong commitment na ito sapagkat ang sinabi niya, hindi pa siya handa na ipanotarize at panumpaan ang kanyang pinirmahan na waiver. For me, kabayan, parang naisahan yata kami doon, no? Kasi kung naalala mo last hearing, she was cited for contempt already. She was ordered to be detained already in the Women's Correctional Center. Okay. Kaya lang, bigla siyang nag-express ng kanyang pagpayag. Willingness, ng kanyang conformity. Okay. Dito sa waiver ng bank secrecy law na personal kong hinihingi sa kanya during that hearing. So all along, inisip namin na makikipag-cooperate na siya and syempre to return the gesture. Itong mga kasama nating chairpersons, they consider to withdraw the contempt and the detention order. Aba, ay kahapon, kabayan, binawi at hindi na pala matutuloy ang waiver. And this is the reason why I resorted to AMLA. How do we get the information about her bank transactions based with the change in the state of mind of Cassandra Ong na ayaw pa niyang pabuksan, di ba? Opo, opo. And apparently, sangayon sa AMLA, kabayan, ay dito sa kaso ng human trafficking and violation of AMLA, anti-money laundering law, kailangan nating mag-secure ng permit from the Court of Appeals. They call it petition for bank inquiry, no? We're positive naman sa pagkatayin sa AMLA, in 24 hours from filing ay nire-resolve na ito ng CA. So we're looking forward na maumpisahan ng AMLA itong petition for bank inquiry. So ultimately, makita natin itong mga bank transactions ni Cassie Ong. No, kabayan? Opo. Sa hearing po, napansin ko na may binanggit na land bank. Land bank, perhaps that is one of her depository bank, no? Opo, opo, opo. Gusto ko lang ikwento, kabayan, no? Kahapon, siguro, napanood nyo din. Sumama ang pakiramdam. Yes, oo nga. Ni Cassie Ong. Nasa toilet nung hinahanap nyo. Well, apparently, agitated na, kabayan, yung mga kasama ko sa Quadcom kahapon. Because she kept on lying. Yes. She kept on, in spite of the overwhelming evidence already connecting her to Pagbor, tinatanggi pa rin niya. Hindi daw siya konektado sa Pogo, no? Ang dami na ng ebidensya. Siyang tinuturo ng lahat ng short figures. From Attorney Harry Roque to Ms. Baterna to Ms. Mascareñas to De La Serna, and even the Pagcor. Siya lahat tinuturo. But she maintained na hindi siya konektado sa Pugo, hindi siya konektado sa Lucky South. So we will understand agitated ang members ng Quad. Opo, ay kasi paano hindi kayo ma-agitate ho, Congresswoman? Ay napag-alaman ko na maliban sa 24 years old lang siya, eh hindi pala nakaabot ng high school. That is true, kabayan. Ay, so... Kaya napaka-mysterious ng bata ito. No? Napaka-mysterious. And to continue my story, kabayan, no? Dahil agitated na nga, nag-manifest si Kong Dan Fernandez, iko-contempt na uli. Oo. At doon uli i-detain sa naudlot na Women's Correctional Center. Oo. Abay, biglang sumama ang pakiramdam. No? Oh. So, sabi ko talagang
She's coming up with her ways to do away with her detention in Women's Correctional Center. Sana naman hindi deliberate to, no? Sana nagkakataon lang. But I am beginning to observe na talagang she is able to come up with her ways para maiwasan ang kanyang detention sa Women's Correctional Center, no? Sarili kaya ho niya yung congresswoman o turo ng kanyang abogado? Tingin ko, kabayan, a big person is behind this Cassandra Ong, okay. No? Kasi nabanggit mo, she's only 24. Yes. Hindi siya nakapag-high school. Elementary lang ang natapos. Opo. And yet, she is the one who managed the 46 buildings of Whirlwind, which allegedly were subleased to Lucky South, which we know is a POGO establishment. Correct. Ganito kalaki? Yes. Tapos ang shareholdings ni Cassandra Ong is 58%. Yes. Try to imagine, 58% of the 46 buildings plus the mansion house which worth is 2.5 billion. Naku po. Saan galing ang pera nito? Yun ang tanong. Yun ang magandang tanong. Saan galing ang pera niya? She's paying na. Yeah. Galing daw sa mother niya na namatay na. Nasaan yung mother? Ba itong Chinese na ito para magkaroon siya ng ganito kalaking pera? Asan yung mother? Diba? Allegedly Chinese daw at namatay na at best friend daw nitong big boss niya na ninong niya na si Duan Ren Wu. Si Mr. Wu. Na ito daw talaga ang tanongin pagdating dito sa Whirlwind at saka sa Lucky South. No? Apparently, kabayan, no? Maraming inconsistency sa statement niya. Kaya nagalit si Kong Abante, tinatanggi niyang siya involved sa POGO when in fact, Pagcor is saying she was the one lobbying the renewal of license and paying the arrears in Pagcor. Tapos sasabihin niya hindi siya involved sa POGO. Diba talagang nakaka-agitate, no? Kaya lang it is so frustrating, kabayan, na when it is our turn already to ask her, to interpellate her, biglang sumama na ang pakiramdam. Hindi ko tuloy na tanong. Kailan siya dadalhin sa correctional? Hindi namin na ituloy ang contempt order at detention order. It was just a manifestation coming from Pong Dan Fernandez. But right after this, tatanungin ko na siya, nag-toilet break, and then I manifested. Sobrang tagal niya sa toilet. Sabi ko, this is, I think, more than 30 minutes na. Paglabas niya eh. Baka nalibo. Although I confirm, talagang namumutla siya nung lumabas siya. Well, for somebody to tell these big lies, no? Itong napakalaking kasinungalingan ito. I must understand talaga nakaka-stress yan. Opo. I really wish na i-consider niya to fully cooperate with the PATCO. May kasabihan, di ba? Truth sets you free. Ngayon, Congresswoman, we really need to unfold, unearth, and discover who is the big person or who are the people behind Cassandra Ong, because certainly, hindi tayo naniniwala na si Cassandra Ong yan. Yan, okay. Lahat kasi, si Baterina, si Mascarenas, napansin ko, maging si Mr. De La Serna, alam niyo, matalik na kaibigan ni attorney, at sa, lahat, at isang si direkta kay Mr. Wu. Yun yata ang big boss nila. Tama ba ako? Yung big boss na ngayon ay nasa Singapore at pinaghahanap din ng PAOK. Yes, kabayan. Nonetheless, we already issued a subpoena to Duan Ren Wu, yung sinasabi ni Cassie Ong na big boss at ninong niya, no? And hoping na kagaya ng Indonesian authorities, medyo humanga ako dito sa Indonesian authorities sa Galimang Kurti, ano? Siyempre. Sana mahuli din ito because eventually mag-i-issue na rin ang arrest order ang house if on the next hearing hindi pa rin sisipot ito si Duan Ren Wu. Ay, nasa Indonesia ho eh. Okay. Si Attorney Roque at saka ang misis niya hindi pa rin dumadalo sa hearing sa kabila ng mga invitation? That's another challenge that we are facing, no? Hindi na nga siya umattend sa hearing, nag-file pa siya ng motion to quash dun sa aming subpoena to Sestecum. Bakit ba naman niya i-quash ito? After all, during the last hearing, siya naman yung nag-express with confidence
na i-produce ko lahat ng dokumento yun. Even during the time, sabi pa nga niya, na working student ako sa UP College of Law, i-produce din daw niya. Yun. Eh why all of a sudden nag-motion to quash ito? Na hindi pwedeng isang pina itong mga dokumentong ito, questioning the relevance, invoking the right against self-incrimination, due process, so on and so forth. Which I have explained already, kabayan, kahapon. Walang basis ang motion to quash. Okay. Okay. Pero si Mr. De La Serna ay siya rin ang tinuturo. Lahat ng action, yes, lahat ng ginawa ni Mr. De La Serna, lahat ng kung sino siya ngayon ay galing ho kay Atty. Roque. Tama ba ako? May dalawang significant revelations si A.R. De La Serna kahapon. One, may joint account silang dalawa ni Atty. Harry Roque. Bakit? Tapos? you should listen to the manifestation of Congressman Ako. Mag-asawa lang daw ang nag-joint account. Wala akong magkaibigan. And another significant information that he revealed ay may solar power plant si Atty. Harry Roque sa Cebu. Wow! Iba pa yung sinasabi sa Bataan na malawak yes, na lupain? Yes, kabayan. Ay talaga palang dapat imbisigahan si Atty. Roque. We actually moved already to produce the title, the tax deck, and the corporation documents Correct. Of the alleged solar power plant, no? Gusto ko lang explain, kabayan, all these documents are relevant. Why? We have circumstantial evidence connecting him to Pogo already. During this time, siya'y government employee, presidential spokesperson, at sa kanya nanggaling, very limited ang kanyang income. Saan nanggaling ito mga assets na to? Mm-mm. Kung very limited ang income mo. Uh-huh. Diba? Sabihin niya sa kanyang asawa. Hindi niya sinabi. Itong mga dokumento, itong mga dokumentong hinihingi natin sa bibig niya mismo nanggaling. Except for this one na nanggaling kay A.R. De La Serna, whom he admitted already ay talagang closest executive assistant ni Atty. EA. Harry Roque. Marami yung EA pala doon sa office ni Atty. Roque, pero siya yata ang paborito. According to him, 6 times nag-travel abroad with Atty. Harry Roque in 2023. Mag-aaral pala siya sa pagkapiloto. Yes. Currently, he's a student of aviation sa Pampanga at ito rin yung dahilan niya kung bakit siya ay tumira sa loob ng Lucky South. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, what is so special about you? Madami namang aviation students, ba't ikaw lang ang tumira dyan sa Lucky South? At libre. Diba? Libre. Libre. Walang bayad, kabayan. Wow. So, marami pa ho kaming aabangan sa Quad Committee. Congratulations sa Quad Committee and congratulations to you, Congresswoman Luistro. Ang galing mo magtanong. And of course, to all our fellow members and of the chairperson. Of course, lahat ho kayo magagaling. So, congratulations sa Quad Committee. Mag-aabang pa kami ng mga mangyayari pa po. Thank you very much po at good morning po, Congresswoman. Maraming salamat po, kabayan. Si Congresswoman Girvilla Luistro, siya po ay congressman mula sa Batangas at vice chairperson ng House Committee on Public Accounts. Masarap manood nun eh. Mahaba lang. Oras po natin, 16 na minuto na lamang bago magikasyam ng umaga. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Natatandaan nyo isang lalaki na parang 12 oras na sa ilalim ng tulay, nadala ho siya ng agos habang nangunguha ng basura yung kasagsagan ng ulan ng bagyong si Kaenteng. May update tayo, alamin natin, nagbabalita at nagsiservisyo si Nico Bagsik via Zoom. Nico, good morning! Magandang umaga sa iyo, kabayan. Medyo maulan nga dito sa bahagi ito ng Cainta Rizal. Pero nandito ako, kabayan, dito sa tulay kung saan natagpuan nga or nakaligtas itong isang lalaki na 12 oras na nakabitin dito sa ilalim ng tulay noong kasagsagan ng bagyong Egay. So nakausap ko sa kabayan kanina lang, medyo umalis lang siya kasi bumalik siya din sa ilalim eh. Pero nakausap ko sa kabayan kanina at makakapanayam din natin siya. Ang sabi nga nito, kabayan,
ay nangongolekta siya, no, ng basura. Actually, kabayan, ito yung mga basura na kinokolekta nila, mga plastic yan na bote, at ayan yung mga ibinebenta nila sa junk shop. So, ang nangyari, noong kasagsagan ng Bagyong Egay noong Lunes, ay nangongolekta siya. Itong mga basurang ito, mga bote na ito, sinusungkit lang nila ito dito sa creek na ito, no, dito sa estero, dito sa Romaragasan tubig, at yun nga, para may natapakan daw siya na malambot at doon na siya lumubog ng bahagya. Ngayon, kabayan, tinatawag lang yung ano, ang pangalan niya, kabayan, ay Randy Fernandez. So ito, kabayan, yung ano niya, ipakita natin. Ito yung mga kinakalakal nila na mga basura, ayan yung mga bote, at ito naman yung iba pang mga kalakal, itong mga lata na ito. So ayan, kabayan, ang inaano nila, ang binebenta nila sa junk shop. At dito sila nakatira, ang kasama lang niya dito, kabayan, yung kanyang asawa. So silang dalawa lang yung nandito dito. Lang anak. At dito may anak siya, kabayan, pero hindi dito nakatira eh. Nakatira daw doon sa kaibigan nitong kanyang mga anak. Oh, yung isa nagtatrabaho na dito sa municipal hall bilang isang cook. Pero yung isa naman na grade 7 ay nakatira doon sa kaibigan daw nito dahil nga parang nahihiya nga daw na dito lang sila nakatira sa ilalim ng tulay. So ito, kabayan, sa ilalim pala nito, kabayan, nandito yung kanilang tinutulugan kapag hindi naman mataas yung baha, ay dito sila natutulog. At pero nung ano kasi kasagsagan nung egay ito, yung puting parte nitong ano na to, nitong dingding na ito, kabayan, nitong ayan, yan yung ganyan kataas yung baha hanggang dito sa tubo na ito, kabayan. So ganyan yung kalalim yung tubig dito, at dito nga siya sa ilalim na ito naglambitin, kabayan, ng 12 oras. Kabayan, habang wala pa si Kuya Randy, nandito yung kanyang asawa. Nay, tara po dito. Sa programa po ni kabayan, ikaw muna ang kausapin ko. Nico, ilang taon si Randy? Ilang taon po si Kuya Randy? 43. Ito yung asawa niya, kabayan. 43. Oo, 43 years old. Makapanayam natin ito kanyang asawa. Medyo wala silang hanap buhay, kundi yung magbabasura, yung manguha ng basura para ibenta. Yun lang daw yung hanap buhay talaga nila, kabayan. Ano? So namamasura sila buong maghapon, tapos binibenta nila ng hapon. At dito lang din sila sa ilalim ng tulay, o kaya dito naman sa gilid. Meron silang isang sidecar dito, kabayan, na ipundar nila ito noong panahon ng pandemic noong 2020. Naipundar nila itong sidecar na to na ginagamit nila sa pangongolekta ng mga basura, pati na rin yung pagdadala doon sa junk shop. Ito si Nanay, kabayan. Ito, makausap natin siya. Nasa programa po tayo ni kabayang Loli De Castro sa Teleradio Servicio. Naikwento po sa inyo ni Mang Randy kung paano po siya nakaligtas po noong kasagsagan po ng Bagyong Egay. Ano po, yung... Sige po, kwento niya lang po, Nay, hawakan. Ano po, yung ano siya, gumapang po dito sa gilid kasi hindi na po niya kaya, parang pupulikatin na po siya. Pakiramdam niya, ano na siya, mamatay na siya pag bumitaw po siya sa kapitan niya. Kaya ang ginawa niya po, dahil pulo pa po ng basura dito sa labas, Inila yung ano, yung mga basura para po magkaroon ng awang, para po makalabas siya. Yun lang po. At nagulat na lang po ako nung ako'y nakahiga na may tumatawag po sa akin. Gantua po talaga ako nung makita ko po siya na buhay pa po. Ano po, mapasok po na sa isip nyo noong 12 oras na iniintay po siya, no? Kabayan, linawin lang natin, ang nai-report kasi sa iba ay nailigtas siya noong rescue, pero ang sabi naman nila ay hindi naman daw nailigtas si Randy dahil siya mismo yung nagligtas sa sarili niya. Noong madaling araw, kasi humanap talaga siya ng paraan para makalabas dito sa ilalim. Ay baka yung rescue ay niligtas siya nung ligtas na siya. Parang ano po namin talaga na ano po nangyari po, Nay? Parang ang ano namin, nasaan namin, wala na po talaga siya kasi tagalong katagal po na nandun siya sa ilalim. Kalaki po ng tubig at lakas ng agos. Wala po ako ng pag-asa, pero dyan pa rin po yung sabi ko, nasa ilalim lang siya. Ganyan po. Ganun, dalawang isip po ako. Nasaan yung mga rescue na yung mga panahon na yun? Nasaan sila? Naghahanap pa sila kasi mataas yung tubig na punong-puno ng basura ito. Meron ba silang mga bangka dito na ginagamit para hanapin? Wala pa po. Parang tumatawag pa po daw sila. Ayun, wala. Okay. So, nasaan na ba si Randy? Oh,
Nasaan si Randy? Bumalik si kabayan. Bumalik si Randy. Ito, ipapakita ko kabayan. Ito yung ilalim. Bumalik dyan eh. Nakausap ko kanina. Bumalik. Asan po ba sanay ngayon? Oo. Oh, ayun. Bumalik siya ngayon doon sa kabayan. Sa ilalim ng tulay. Mga natirang, inaayos doon yung mga natirang kalakal ngayon. Kaya siya bumalik. Pero medyo nahihirapan siya ngayon bumalik. Dahil nga medyo lumakas ulit yung ulan dito at bumilis itong daloy okay. Ng tubig dito sa Estero, kabayan. Pero dating jeepney driver, itong si Randy Fernandez, kabayan, at nandito nga sa panahon ng pandemic dahil tingin niya ay mas malaki yung kinikita niya bilang mga ngalakal kaysa okay. Isang jeepney driver. Yun, kabayan. Maraming salamat, Nico Bagsik, nagbabalita at nagsiservisyo mula sa isang tulay sa Cainta, Rizal. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Si Congressman Hill Bungalon ng Ako Bicol Party List at House Assistant Majority Leader, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Congressman Bungalon, magandang umaga po, Congressman Hill. Yes, magandang umaga kabayan at magandang umaga sa tagapakinig ng iyong programa. Tuloy-tuloy pa ho ba ang investigasyon ninyo sa Department of Education nung panahon po ni Vice President Sara Duterte? Well, yan po yung mga naging usapan no nakaraang Lunes nung nagkaroon po ng budget hearing sa budget no ng Department of Education na kung saan ay may nagpanukala isumite no sa nasabing committee ang lahat ng mga bidding documents na may kinalaman doon sa DepEd Computerization Program at may nakita ko kasi tayo kabayan no ng mga po. Posibleng mga irregularidad at of course magiging subject matter no ng isang in-depth investigation opo. Ng Committee on Public Accounts or oho. Committee on Public Governance and Accountability. Eh, isa na ho dito yung tungkol sa bidding ng laptop. Tama ho ba ako? Yes, tama ka ho kabayan sapagkat in-expose ho natin no yung pagkakataon na sana ay nakatipid ang ating gobyerno sa nagkakahalagang 1.6 billion pesos pero yung pagkakataon po yun ay nawala sa atin and nagkaroon na lang po ng tinatawag na variance or nakatipid na lang ang ating gobyerno sa 1% no so ibig sabihin gusto ho natin malaman no yung mga rason kung bakit nagkaroon ng failure of bidding at kung sino pa yung mga na-disqualified sa unang biddings, sila pa rin po ulit yung sumali doon sa re-bidding. Okay. So nakikita ho natin na dapat busisiin kung meron po bang posibleng irregularidad dito sa pag-procure ng mga computer at laptops. Okay. So parang niyari, inayos ang bidding, parang ganun, Congressman? Yes, actually, yung pagkaka-describe ko nga po, kabayan, ay sinabi natin na yung bidding talaga ay rigged. No? Ibig sabihin, may nangialam, talagang siguro sinadya na magkaroon no, ng failure of bidding para magkaroon ulit no, ng another round of bidding. Subalit, doon sa second round of bidding, eh, nawala ho yung pagkakataon ng ating gobyerno na makatipid sa pag-abili ng ating pong mga kagapitan ng mga ICT materials. Maliban dito sa laptop, ano pa ho? Well, marami pa pong mga kontrobersiya ang mga lumabas noong nakaraang budget hearing ng DepEd na kung saan yung pong may amad no, na Nutriband. And of course, oy, yung ano, pong nabanggit Nutriband. Opo. Opo, at yung pong nabanggit mismo no, ni ating secretary na si former Senator Sally Andara, na meron pa pong mga more or less millions of items, materials na nakatenga po sa Carmona at iba-iba pong warehouse na 4 years na po no, na nandoon. So ibig sabihin, there's a possibility na nag-deteriorate na po yung mga kagamitan, yung mga laptops, mm-hmm. at computers. So I guess this warrants an investigation po, kabayan. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gamitin? Well, yun po yung dapat natin alamin sapagkat as of today po, kabayan, nandun pa po siya sa warehouse and tinanong naman po natin si Secretary Angara
kung ano yung timeline nila para ma-dispose po itong millions of items or materials. At ang sinabi niya naman po ay ito pong matapos itong buwan ng Setyembre ay ma-dispose na po yun. Ay, may shortage pa rin tayo ng classroom. Pati daw yung mga chairs na kinakailan sa classroom, hindi rin na-deliver. Yes, exactly, kabayan. Yun po yung lumabas sa ating naging budget hearing. Mm-mm. Kaya siguro ito po yung nagpo-contribute no, sa sinatawag natin na education or learning crisis. Patunay dyan yung naging resulta lamang sa PISA na kung saan bottom 3, bottom 2 ang ating pong bansa sa ranking among the countries pagdating po sa signatura ng matematika, agham at reading comprehension. Opo. Meron pa ba hong ibang involved dito sa nangyaring ito sa Department of Education? Involved na mga pinuno pa rin ng DepEd? Well, base po sa ating reliable information, nawala ho kasi yung mga dati or yung mga original nag-resign na naka-assign po. Nag-resign na po, no? Okay. At ito po ay pinalitan no, ng mga personalidad na hindi naman po natin po inaakusa, pero ito po ay mga officials na malapit po kay Vice President Sara Duterte pero bilang po siya yung naging talihim no ng Department of Education. It doesn't mean na hindi na sila wala na silang pananagutan dito kahit sila ay resign na. Yes, tama ka po. Kahit resign na po sila, pwede po sila habulin at pwede po natin sila imbitahan at ipagpaliwanag sa committee kung ano po yung mga naging transaksyon nitong pong mga questionableng transaksyon, lalong-lalo na yung problema po sa procurement. Kasi isa sa mga lumabas during the budget hearing, napakababa po ng utilization pagdating po sa procurement, pero pagdating po sa pag-utilize ng confidential funds, halos 100% po ang naging utilization. Yun. Okay. So, aabangan pa ho namin ito at mukhang marami pa maglalabas. Pero sabi ho ni Vice President Sara Duterte, pinupulitika nyo ang kanyang tanggapan o ang kanyang pagkatao at midanggit pa nga ho niya ang involvement ni Speaker Romualdez at ni Pangulong Marcos. Pinupulitika nga ho ba? Well, kabayan, ako po personally bilang first-termer at new fight member of the House of Representatives, I have nothing against the Vice President. Yes. I'm just doing my job as a legislator. Correct. And party po ito ng ating pong trabaho na mag-scrutinize po ng budget. Kasi kung makikita natin na maganda po ang utilization, maganda po ang programa, and therefore, kami pa po mismo ang magpapanukala na dagdagan ang kanilang pondo. Pero kung umiiwas sa aming mga katanungan at may mga nakikita po tayong irregularidad, why will the Congress will allocate such funding, eh marami nga pong nagiging problema sa pang-procurement. Yun. Abangan nun namin yan, Congressman. Kung ano pa hong mangyayari po, ha? Yes, kabayan. After the budget hearing, again, that would be the timeline for the conduct of in-depth investigation as to the alleged anomalies in the procurement yes. of the ICT materials in the Department of Education. Oh, okay. Maraming salamat po, Congressman Hill, at magandang umaga po. Magandang umaga po at salamat po. Congressman Hill Bongalon ng Ako Party List, Ako Bicol Party List ng House Assistant Majority Leader at Vice Chair po ng House Committee on Appropriations. Isa at kalahating minuto na lamang bago mag-ikasyam. Ang oras ay hatid sa inyo ng... Narito muna ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, September 5, 2024. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, inaasahan pong may babalik na ng Pilipinas ngayong araw. Pangulong Marcos nangako namang panalagutin ang mga sangkot sa pagtakas ng grupo ni Alice Go. Biglang pagtaas ng kita ng kumpanya ni dating presidential spokesman Harry Roque noong 2018, kinikwestiyona at iniimbestigahan mga biyahe at joint bank account ni Roque sa dating executive assistant niya na bunyag din sa House of Representatives. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Police Colonel Royena Garma
muling idinawit sa pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa loob ng kulungan sa Davao. Pangulong Marcos binasura ang mga kondisyong hinihingi para sa pagsuko ng puganting si Pastor Apollo Quiboloy. PMP itinangging may kinalaman ang Amerika sa operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Samantala, inaasahang maibabalik na sa Pilipinas ngayong araw na ito si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go na naaresto sa isang hotel sa Tanggerang City sa Jakarta, Indonesia. Dinampot si Alice Go dahil sa blue notice ng Interpol na hiniling ng pamahalang Pilipinas kaugnay naman ng hinaharap na reklamong human trafficking at tax evasion at money laundering ng dating alkalde. Patuloy namang tinutugis ang lalaking kapatid ni Alice Go na si Wesley Go na sinasabing bumiyahe naman papunta ng Hong Kong. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may tauhan ng Bureau of Immigration na tumulong sa pagtakas ng grupo ni Alice Go, katulad din ng pastillas scam kung saan pinayagan ang mga dayuhan karami in check na makapasok ng Pilipinas. Kinastigo rin ni Secretary Remulla si Immigration Commissioner Norman Tansenko dahil sa mabagal na pagbibigay ng impormasyon. Nangako naman si Pangulong Marcos na pananagutin ang mga sangkot sa pagtakas ng grupo ni Alice Go. Nauna nang sinabi ng Pangulo na may ideya na siya kung sino mga tauhan ng immigration ang sangkot sa pagtakas ng dating alkalde. Nakatagda namang ilipat sa kustodiyan ng Senado si dantang dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go kapag nakabalik na siya ng Pilipinas. Kasunod dito ng arrest warrant na pinalabas ng Senado noong Hulyo dahil sa hindi pagsipot ng ni Alice Go sa pagdinig. Ililipat sa Senado si Alice Go matapos ang proseso naman ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation. Makakasama ni ng dating alkalde sa detention facility ang kapatid na si Sheila Go na naresto rin sa Indonesia. Para kay Senador Sirwen Gatchalian, dapat malaman ang koneksyon ni Alice Go sa money laundering at pogo hub sa bayan ng Bamban. Muli ring inupakan ng senador ang mga ahensya ng pamahalaan dahil sa kabiguang maaresto dito sa Pilipinas si Alice Go. Nauna ng koneksyon sa Senado kung bakit nakaalis ng Pilipinas si Alice Go sa kabila ng mahigpit o mahigit 1 bilyong piso na intelligence at confidential funds ng PNP at ng NBI at ng Bureau of Immigration. Pinag-aaralan na po ang posibleng pananagutan naman ng mga abogado ni Alice Go kaugnay ito ng kahilingan ng COMELEC na palawigin pang deadline sa September 3 sa pagsusumiti ng counter affidavit ng dating alkalde na kinakaharap sa election complaint. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dapat magpaliwanag ang mga abogado ni Alice Go matapos humingi ng extension kahit nakaalis na ng Pilipinas si Alice Go. Nag-ugat ang reklamo sa ginawang misrepresentation kay Alice Go sa kanyang kandidatura noong 2021. Lumabas na nagtugma ang fingerprint sa election records ni Alice Go at sa fingerprint naman ng Chinese na si Go Waping na tuklasang pareho din ang lagdan ni na Alice Go at si Go Waping. Inamin ni Cassandra Lee Ong na dating pulis sa China ang Chinese na boss na si ng Whirlwind Corporation sa bayan ng Porac, Pampanga. Ang Whirlwind Corporation ang kumpanyang nagpapaupa ng property para sa ilegal na pogo sa Halaki South 99. Sa pagdinig ng Committee ng House of Representatives, inamin din ni Ong na ninong niya ang Chinese na si Duaren Wu na sinasabing nasa Singapore ngayon. Tinanggi naman ni Ong na isa siyang dummy shareholder sa Lucky South 99 pero tumangging idetalye ang kanyang kinikita at binabayaran ang buwis. Sinuspindi ng Quad Committee ang pagdinig matapos sinasabing nagtagal sa toilet
at nahilo pa si Cassandra Ong. Ay naman sa House of Physicians, sa doktor, nakaranas si Ong ng pagbaba ng blood pressure at inirekomendang dalhin sa ospital. Samantala, binawi na ng Securities and Exchange Commission o SEC ang Certificate of Incorporation ng Lucky South 99 dahil sa mga paglabag. Natuklasang itinayo ang kumpanya para sa Business Process Outsourcing o BPO pero nag-operate bilang POGO kahit walang lisensya mula sa PAGCOR. Kwenestyon naman ng ilang kongresista ang biglang pagtaas ng assets o ari-arian ni dating Presidential Spokesman Harry Roque. Sa pagdinig ng Quad Committee, sinabi ni Batangas Congresswoman Gervil Luistro na mula sa mahigit 100,000 piso noong 2014, tumaas sa mahigit 67 million pesos ang assets ng korporasyon ni Roque na Bayan Cham Holdings and Trading noong 2018. Inamin naman ng dating executive assistant ni Roque na si Alberto Rodolfo de la Serna na may joint bank account sila. Silang dalawa ni Roque, ang dati niyang boss. Sinasabing umabot sa 3 milyong piso ang pinakamalaking halagang naideposito sa naturang joint account habang halos 2 milyong piso naman ang naiwithdraw na ni de la Serna. Natuklasan ding 6 na beses ng magkasamang bumiyahe si na Roque at de la Serna sa abroad noong nakaraang taon, kabilang na ang biyahe papuntang Hong Kong at China. Nagpalabas na ang Quad Committee ng Show Cause Order labang kay Roque para dumalo sa susunod na pagdinig at isumiti ang inihiling na dokumento, kabilang na ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN noong siya o noong 2010 hanggang 2022. Nauna nang giniit ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o CAPAOC na hindi na may tuturing na coincidence o nagkataon lamang ang pagkakadawit ng pangalan ni Roque sa mga illegal na pogo sa Pilipinas. Unang lumutang ang pangalan ni Roque sa appointment at endorsement letter para kay de la Serna, na matalik ng kaibigan na natagpuan sa Lucky South 99. Patuloy naman ang operasyon ng ilang pogo sa loob ng multinational village sa Parañaque sa kabila ng utos na total ban o tuloy ang pagbabawal sa lahat ng operasyon ng pogo sa Pilipinas. Sinabi ni Multinational Village Homeowners Association President Julio Templo Nuevo na inuupahan ng mga Chinese ang ilang bahay sa subdivision para sa illegal na operasyon ng mga pogo. Umabot naman sa mahigit 500,000 piso ang bayad sa upa sa bahay kada buwan. Pero kalaunan ay bumaban sa halos 300,000 piso na lamang. Now nang inireklamo ang pagdami ng mga Chinese sa multinational village na pinaniniwala ang mga empleyado ng Pogo. Nakapagtayo na rin ng halos 10 Chinese restaurant at salon at sa subdivision kung saan itinataboy na mga Pilipino. Sa ngayon, wala pa rin pahayag kung bakit si Parañaque Mayor Eric Olivares hinggil sa naturang isyo sa multinational village at pinaniniwalang may malaking tao ang nagpoprotekta. Dinalasa sa detention facility ng Presidential Organized Crime Commission sa Pasay City ang mahigit 160 dayuhang isinasangkot sa illegal na pogo hub. Ito naman po ay sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kabilang dito mahigit 90 Chinese, mahigit 60 Indonesian, 6 na Myanmar nationals at 1 Malaysian. Walang maipakitang dokumento at pasaporte ang mga dayuhan na sangkot sa lab at cryptocurrency scam. Ayon kay Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOC, galing sa illegal na pogo hub sa Pampanga na laki na South 99, ang karamihan ng dayuhang empleyado ng illegal na pogo
sa Lapu-Lapu City. Tatlo ang Pogue Scam area sa Tourist Garden Hotel at mga empleyado na lamang ang nasa loob. Sinailalim na sa inquest procedures o proceedings ang mga dayuhan na naharap sa reklamong paglabag sa immigration law. 17 ang sinampahan ng reklamong qualified trafficking dahil sa pagpapatakbo ng Pogue habang isang Pilipino ang accessory to the crime. Inamin ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na planado ang pagpatay sa tatlong Chinese na drug lord sa loob ng kulungan noong 2016. Sa pagdinig ng Quad Committee, sinigundahan ni Senior Superintendent Gerardo Padilla ang testimonya ng mga presong sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro hinggil sa pagpatay sa tatlong Chinese. Pinalabas na may nakuha ang shabu kina Tan at Magdadaro para maikulong sa Bartolina. Makalipas po ang dalawang araw, dinala naman sa Bartolina ang tatlong Chinese kung saan sila pinagsasaksak ni Natan at Magdadaro. Binawi rin ni Padilla ang naunang pahayag na hindi niya nakausap si dating CIDG Davao Deputy Chief of Maintenance at dating PCSO General Manager Royena Garma. Inamin ni Padilla na nakausap niya si Garma sa pamagitan ng telepono ng isang bilanggo at sinabihang huwag makikialam sa operasyon laban sa tatlong Chinese. Tinanggi naman ni Padilla na personal niyang kilala si Garma pero nakarandam siya ng matinding pressure sa natanggap na tawag sa telepono. Ayon kay Padilla, posibleng may kaugnayan si Pangulong Duterte sa kautusan naman ni Garma. Iginit naman ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagpaplano at pagpatay sa tatlong Chinese at itinigaring personal niyang kilala si dating Pangulong Duterte. Hindi pa rin umarap sa pagdinig si Garma sa kabila ng subpoena at bantang contempt ng Quad Committee. At ibinasura sa ni Pangulong Marcos ang mga kondisyon sa pagsuko ng puganteng si Pastor Quiboloy kabilang dito ang written guarantee na hindi makikialam ang Amerika sa kanyang mga kaso. Naharap si Quiboloy sa kasong sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling sa Amerika at nasa most wanted list ng FBI. Tinanggi rin ng Davao Regional Police na may kinalaman ng Amerika sa operasyon ng mga pulis labang kay Quiboloy. Na nauna nang namataan ang helicopter na madalas na ginagamit ng US military na umaligid sa compound ng Kingdom of Jesus Christ noong nakaraang linggo. At 15 na ang kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Enteng. Ayon sa OCD, 21 ang nawawala, kabilang na ang 15 mangisdang naglayag sa karagadang malapit sa Pulilio Island sa Quezon. Ngayong araw, muling sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Caloocan, Las Piñas, Malabon, Marikina, Maynila, Parañaque, Patero, San Juan, Taguig at Cavite. Kansulado rin sa Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Pasay, Valenzuela, Bataan at San Pedro City sa Laguna at sa bayan ng Kalumpit sa Paumbong sa Bulacan. Wala na rin pisikal na klase ngayong araw na ito o ngayon at hanggang bukas sa bayan ng San Simon sa Pampanga at bayan ng Basista sa Pangasinan. At sa Cavite, arestado ang dalawang Nigerian dahilan sa pamba-blackmail sa isang Pilipina na nanobya sa General Tria City. Dinampot ang mga suspect matapos manghingi ng 50,000 piso sa biktima para hindi ikalat ang masiselang video. Natuklosang miyembro ang mga suspect ng grupong Yahoo Boys
na sinasangkot sa love scam. Nakakulong na ang mga sospek na naharap sa patong-patong na kaso. Mangingitim sila doon. Tinig Balita. Masyado kang pakiyot. Yan ang pasaring na ni Lanal Del Sur Congressman si Adjong kay Cassandra Lee Ong sa pagdinig ng Quad Committee. Kwenestyon ng ilang kongresista ang magulong pahayag ni Cassie Ong, Cassandra Ong, hinggil sa koneksyon sa illegal na pogo sa Porok, Pampanga. Ginit ni Ong na hindi sa sangkot sa operasyon ng Lucky South 99 kahit inaming nagtatrabaho siya sa kumpanya. Hindi nagustuhan ni Congressman Adyong ang sagot ni Ong at iginit na hindi dapat konsintihin ang ugali ni Ong sa pagdinig. Binalaan din ni Surigao del Norte Congressman Robert S. Barber si Ong na patapusin muna ang mga tanong ng mga kongresista. Narito ang sagutan ni Cassandra Ong at ilang kongresista. Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun yung problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos. Pero po, hindi po ako, wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi po, pasensya na rin po. So let it be a reminder to you, Ms. Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Yeah. Masyado kang pa-cute eh. Tinig Balita. Balita kataka. Namatay ang 70 taong gulang, 70 years old na ginang, matapos sagipin ang 5 taong gulang na batang lalaki sa Ilocos Sur. Katatapos lang magsimba ng biktimang si Susana Abara nang biglang tumakbo ang batang lalaki sa National Highway. Tumakbo si Abara sa highway at itinulak ang batang lalaki na mababangga sana ng paparating na multicab. Isinugod sa ospital si Abara pero namatay din dahil sa mga tinamong sugat at bali sa katawan. So in other words, hindi yung bata ang tinamaan ng multicab, kundi itong si Abara. Pinuri naman ng netizens ang kabayaniang pinakita ni Abara para iligtas ang 5 taong gulang na batang lalaki. Yan po ang ating balita. Balita. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Itinampok sa Teleradyo Serbisyo at ng palatuntunang kabayan. Dalawang po at dalawang minuto makalipas ang 9 ng umaga. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Ganun ba? Hindi pa nababayaran ng PhilHealth ang halos 15 bilyong pisong utang sa 71 pampublikong ospital? Ah, may nahabol pa silang pera, mo? Di kala ko binayad. Ah, doon sa ano, sa mga health workers binayad. Oo. Eto, may utang pa pala. Hindi ba pwedeng bayaran muna itong mga ospital na ito? Sa budgeting ng Kamara, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na aabutin na o aabot ng mahigit sa may 20 bilyong piso. Wow! Ang utang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Sus Mario Josep. Ilang kongresista na iginit na dapat ay inuna ng PhilHealth ang pagbabayad sa mga ospital bago inilipat sa National Treasury ang halos 90 bilyong hindi nagamit na pondo ng ahensya. Sinita rin na ni ako kalusugang Party List Representative Ray Reyes ang posibleng anomalya sa mahigit na 350 bilyong piso na investment ng PhilHealth sa Treasury Bonds. Oh! Nag-invest pala. Humihingi ang PhilHealth ng subsidy mula sa pera ng bayan pero
ang ahensya lang ang nakikinabang sa mga interes ng kanilang investment. Nakabimbing pa rin sa Korte Suprema ang petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng utos sa paglilipat sa hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Samantala, si Congressman Bienvenido Abante Jr., Chairperson ng House Committee on Human Rights. Congressman, magandang umaga po! Magandang umaga, kabayan! Ay, ano ba ang latest o din? Opo, mabuti po. Ay, kamusta na yung mga Chinese na pinatay? Mukhang nagtuturuan ho. Well, okay naman. Maganda naman ang naging sitwasyon. Okay. At inamin na nga po ni Superintendent Padilla. Padilla, okay. Ang pagtawag sa kanya ni Garma. Garma. Opo, opo. Si Rina Garma. Kaya Colonel Garma. Okay. Ito pala si IDG Officer si Rowena Garma? Yes, sir. Eh, siya po yung naging ano ah. Naging PCSO chairman. Ilang regalo sa kanya. Ay, ganun ba? Oo. 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 Siya po yung naging ano, naging PCSO chairman po siya. Opo. Eh, ito bang si Garma ang pinakamataas na tao na involved yan? Well, tinanong ko si Superintendent Padilla. Okay. Kung kasi sinabi niya sa kanyang affidavit na siya po nung tinawagan siya ni Garma at tinakot siya at sinabing baka mayroong mangyari sa pamilya mo. Uy! Kaya gawin mo itong dapat gawin ay nagkaroon siya ng intense pressure. Sure, okay. Sabi ko sa kanya, ano ba intense pressure mo? Oo. Diba sinabi ni Garma? Oo. Kasi babae yan eh. O ikaw na intense pressure sapagkat merong mas makapangyarihan sa likod ni Garma. Oh. Eh inamin niya na meron. Meron, oh. Tapos, tinanong buo ba niyo, sino yun? Well, napangkit na rin niya. Yung higher person na yon, clarify ho ba niya? Nabanggit ho ba niya si... Nabanggit na rin niya na talagang ang dahilan kung bakit siya talagang natakot at nakuha ng intense pressure sa kapagkat alam niya na mayroong behind that na mas mataas sa kanya, si Garma. Binanggit ho ba niya? Sino yung mas mataas pa? Nabanggit din niya si... Leonardo, Commissioner ako, Congressman Colonel Leonardo na ngayon ay commissioner ng Napolcom. Ako, yun ba yung kine-question sa Napolcom? Yes. Ah, yun pala yun. Ay maraming question no doon. Oo, bakit nga daw hindi pa umaalis sa Napolcom? Ay ganun ba? May connection pala. Ay dapat palang i-hearing din natin siya. Dapat din. Opo. Si wala ho bang binagit si Garma o si Padilla tungkol kay Pangulong Duterte? Hindi ko pwedeng i-reveal ngayon yan sa'yo. Okay, sige. Kabayan. Wag na muna. Uh-oh. Pero magkakaroon pa kami ng hearing dyan at ipapatawag po namin si Garma as Leonardo. May contempt pala si Padilla at kaya nakadetine siya ng 30 days? Congressman? Para sa kanyang proteksyon, inilipat namin siya mula roon sa Bikutan. Oo. Sa detention center ng House. Yun, nag-retract kasi siya sa nauna niyang mga pahayag, tama ba? Oo, nung unang pahayag niya, talaga namang in-insist niya na wala siyang kinalaman. Ano na pero nung siya po yung pangalawang kanyang affidavit ay inamin niya na. Pero hindi pa niya inamin lahat piece by piece. Nung nagkaroon kami ng executive session, doon niya na inamin lahat. Oh, nag-executive session pala kayo. Ay kailan huli ang i-hearing? By Tuesday siguro, kabayan. Tuesday. Ano hong inaasahan namin dito? Aba, pasabog. lumayo-layo sila at may sasabog pa lang hindi maganda. Ay, nako.
Hintayin nun namin yan. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Okay. Congratulations po, Congressman. At salamat po, ha. Good morning. Salamat. Of course. Salamat po. Salamat, kabayan. Si Congressman Bienvenido Abante Jr., ang chairperson ng House Committee on Human Rights. Oo. So, ang tatanungin pa dyan, yung PCOGM ngayon, dati pala, Rienna Garma at Senior Superintendent Gerardo Padilla. Ang dami. Yung kine-question natin, ano? Yung sa Napolcom. Si Leonardo. Yan. Oo, ipatatawag din pala dyan. Ha? Alberto, Bernardo ba, Leonardo? Ha? Napolcom Chairman? Ayun. Oo, sige. Oy, hindi lang itong unang pagkakataon na itong mga Nigerian ay na-involve sa mga scam-scam, ha? Naku, ay nagkagaroon pa ng girlfriend na Pilipina. Hey, naku po, malalahian pa tayo. Paano ba? Balitapatan. So, sunod na sa pamagitan ni Ginoong Peter Musngi. Lagay muna sa baul yan. At ni Binibining Rica Lasso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan ng isang magandang umaga, bayan, at siyempre pa ang ating sigaw araw-araw. I love you, kababayan! I love you! I love you, kabayan. I love you. Thank you. Kabayan! Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!